sa'yo sa batas ni Jehovah at pagtubos ni Jesus. Layunin ang maunawaan mong 6,000 taong plano niya. Layunin ang gawain at mga salita ni Jesus. Pati bulag mong paniniwala at pagsamba sa Biblia, magagawa mong maunawaan ang ginawa ni Jesus noon at ang ginagawa ng Diyos ngayon. Makikita mo ang katotohanan, ang buhay at ang sa pagtatapos at paglilinis, sa pagtatapos ng lahat ng gawain. Kung may salitang mananatiling di nasabi, gawa'y di makakaabot sa huli. Sa yugtong ito, gawa'y inihahatid sa huli sa paggamit ng salita. Si Jesus na gawa ay di natapos dahil di yun yuto ng gawain niya. Kanya'y natapos nung siya'y pinako sa krus. Yuto niya'y may mga salitang di nasabi at di buong ipinayag, ngunit wala siyang pakialam dito. Ministeryo niya'y di sa salita, sa lupa, matapos siyang ipako sa krus. Ang huling yugto'y magdadala sa gawain ng Diyos. Sa katapusan tao'y mauunawa ang plano ng pamamahala niya. Kuro-kuro at balak ng tao, pananaw niya sa mga hentil. Maling pagkaunawa sa gawain ni Jehovah at Jesus at iba pang paglihis ay maitatama. Tao'y mauunawaan lahat ng tamang landas sa buhay, lahat ng nagawa ng Diyos. Ang buong katotohanan saka magtatapos yugtong ito. Salitang mananatiling di nasabi, gawa'y di makakaabot sa huli. Sa yugtong ito, gawa'y inihahatid sa huli sa paggamit ng salita. Salita ng Diyos, kalooban niya'y bigyang pansin, at ika'y mapapasa kanya, mabubuhay ka sa salita ng Diyos. Kung mabubuhay ka sa salita ng Diyos, banal na Espiritu'y gagana. Kung nagpapailalim ka kay Satanas, di gagana, banal na Espiritu. Nais mo bang takasan ang sakop ni Satanas at mamuhay sa liwanag ng Diyos? Kung tao'y mamuhay sa salita ng Diyos, banal na Espiritu'y makakapiling nila at magagawa ang kaniyang gawain. Kung tao'y di mamuhay sa salita ng Diyos, nasa
sa pagkaalipin sila ni Satanas. Oo, nabubuhay sila sa tiwaning disposisyon. Wala silang presensya at gawain ng banal na Espiritu. Sa pamumuhay sa salita ng Diyos, sa kalagayang nais niya, ika'y mapapasa kanya, isa sa gawa sa'yo gawain niya. Kung di ka namumuhay sa kalagayang nais niya, napapailalim ka kay Satanas, namumuhay ka sa kanyang katiwalian. Kung tao'y mamuhay sa salita ng Diyos, banal na Espiritu'y makakapiling nila at magagawa ang kanyang gawain. Kung tao'y di mamuhay sa salita ng Diyos, nasa pagkaalipin sila ni Satanas. Oo, nabubuhay sila sa tiwaning disposisyon. Wala silang presensya at gawain ng banal na Espiritu. Kung namumuhay ka sa salita ng Diyos, buong puso mo'y ibigay sa Kanya. Malulugod siya sa iyo, matutugunan mo ang nais niya. Sundin mong sinasabi niya, salita niya'y iyong pundasyon, realidad sa buhay mo, at ika'y mapapasa kanya. Kung tao'y mamuhay sa salita ng Diyos, banal na Espiritu'y makakapiling nila at magagawa ang kanyang gawain. Kung tao'y di mamuhay sa salita ng Diyos, nasa pagkaalipin sila ni Satanas. Oo, nabubuhay sila sa tiwaning disposisyon. Wala silang presensya at gawain ng banal na Espiritu. Gawa mo, gagawin niya ang kanyang gawain sa'yo. Mabubuhay ka sa kanyang biyaya, at sa liwanag ng kanyang mukha mauunawaan mo gawain ng banal na Espiritu, at madarama ang kagalakan ng kanyang presensya. Diyos di lamang para paniwalaan, kundi para ibigin ang tao. Ngunit sa maraming nananalig sa Diyos, ito'y di papatid. Karigtan ng Diyos na hahayag sa kanyang gawain na matutuklasan lamang ng tao pag nasaksihan nila sa personal na karanasan. Karigtan ng Diyos na naranasan. Kung hindi ito tunay na nakikita, dito matutuklasan. Di nangangahas ang tao na ibigin ang Diyos, ni sinusubukang gawin to. Di pa nila natuklasan na kaibig-ibig ang Diyos. O na mahal niya ang tao, siyang Diyos na dapat ibigin. Kita pa di siya nakapiling. Pagdating ng Diyos sa mundo, gawat kariktan niya makikita ng tao. At tunay at normal niyang disposisyon,
ito mas totoo kaysa ideya ng Diyos sa langit. Sa Diyos kiraming mamahalin. Sa Diyos kiraming mamahalin. Diyos sa langit, mahal ba ng tao? Puno yun ng ideya ng tao, di totoo. Katiting man pag-ibig nila sa Diyos, tunay pa rin ito. Sa gawain niya, siya'y nakikilala. Mahal siya ng tao dahil dito. Para mahalin ng tao, Diyos bumaba sa mundo para maranasan nila kanyang realidad. Si Jesus, di niya paiibig si Jesus. Kaya katapatan niya kay Jesus, nabuo rin nang makapiling siya. Di nangangahas ang tao na ibigin ang Diyos, ni sinusubukang gawin to. Di pa nila natuklasan na kaibig-ibig ang Diyos. O na mahal niya ang tao, siyang Diyos na dapat ibigin. Sa Diyos kiraming mamahalin. Di yan nakikita pag di siya nakapiling. Pagdating ng Diyos sa mundo, gawat karikta niya makikita ng tao. At tunay at normal niyang disposisyon. Lahat ng to mas totoo kesa ideya ng Diyos sa langit. Sa Diyos kiraming mamahalin. Diyos kiraming mamahalin. Kung Diyos di naging tao, gawain niya'y di mararanasan. Pag-ibig ng tao sa Diyos mababahiran ng imahinasyon, kabulaanan. Pag-ibig sa Diyos sa langit, di tulad ng pag-ibig sa Diyos sa lupa. Dahil kaalaman sa Diyos sa langit ay nabuo o lang sa isipan, di dahil sa nakita nila o kanilang naranasan. Sinasabi ng taong pinapayaga nilang maging buhay nila ang Diyos, ngunit di pa nila to nararanasan. Sila'y kanyang ginagabayan araw-araw. Na salita niya'y binabasa nila at nagdarasal bawat araw. At sa gayon siya'y kanilang naging buhay. Kanilang kaalaman ay sobrang mababaw. Maraming taong walang pundasyon. Salita ng Diyos na itanim na sa kanilang loob, ngunit di pa umuusbong, di pa namumunga. Pagkaranasan mo'y dumating na sa punto, di ka makaalis. Kahit pa ika'y paalisin, lagi mong madarama na di mo makakaya. Sa iyong loob ay walang Diyos. Ang kawalan ng Diyos ay kawalan ng iyong buhay. Hindi ka mapupuhay nang walang Diyos. Pag sa puntong ito'y naranasan mo na, pananaw Diyos ay magtatagumpay. Sa paraang ito, Diyos magiging buhay mo at pundasyon ng iyong pag-iral. Sa gayon
Kaya naisusuko nila ang lahat ng bagay